Yung mga nasa kanila na po ang plaka at hindi po nila kinakabit ang plaka, yung po ang hinuhuli ho natin. Pero pag sinabi ko sa atin wala pa sa kanila yung plaka nila, hindi ho natin hinuhuli yan. Che-check natin sa dealer, tatanong natin kung saan nila nabili, kinukuha natin yung detalye ng sasakyan, at che-check po siya, shoppers po natin yung dealer kung bakit hindi pa nila binibigay yung plaka. Pero magandang dahil na sa Bret Analyzer, itinambak na lang ho natin. Ay, hindi naman po. Meron pa ho naman tayo magagamit ho doon based on our audit ng ating mga Bret Analyzers nationwide. Out of 756 units, meron pa tayo natitirang 288 that is repairable. In fact, ang ginagawa natin ngayon, Carnavali, is doing a market study kung saan natin re-repair to. Pero at the same time, pinag-aaralan rin natin no, kung magkano ang cost of repair versus yung cost of brand new. Kasi napulot ko nga yung suggestion ni Senator Tulfo na mura lang pala yung brand new equipment na ganito, no? So we're doing a cost comparative if repair will be the cheaper way to move forward or bumili ng bago. So yun po ang ating mga ginagawa po ngayon. Pero kanoon, I just want to emphasize, no, itong mga Bret Analyzers po, nabili ho to under the last administration. This is one of our inherited problems. Ibig niyong sabihin, nahawakan o dumating ko sa inyo, may problema na? Opo. Ito'y kasama sa pitong problema na inherit po namin. Pitong problema? Meron kaming mga pitong problema na namana sa nakarang administrasyon. Sige nga, isa yan sa mga problema. Opo. Ano pa ho mga problema? Ano pa yung anim? Ah, lisensya, yung plaka po yan. Tapos may mga infrastructure project na tatlong mabibigat na yung dalawa na ayos na po natin, yung isa floating pa rin po. No? Ano po yung mga infra project ito? Yung isang natitira ho natin, ito yung tawag natin Motor Vehicle Recognition and Enforcement System, MVRES. Medyo malaking budget ang nadalaan po dyan, pero hindi pa ho working system. No? Bakit so we'd like to break it work para di mamasayang ang pera ng gobyerno. Oo nga, siyempre. Bakit daw po hindi gumagana? Eh, alam mo, it would entail installing cameras po, no, nationwide. Hindi pa ho na install itong mga cameras na to. So, hindi ho na natin nagagamit. No. So, kaakibat po nito yung mga RFID na nakadikit po sa ating mga sasakyan, mga motosiklo. Kasama yan with the overall system. RFID, saan naman gagamitin ng RFID ng mga motorista? Meron hong requirement na RFID sticker ho, no, kasama sa plaka. May RFID sticker na kasama ho yan. Itong mga camera ng MVRES or Motor Vehicle Recognition Enforcement System, kaya pong basahin yung mga RFID na yan. Kaya kahit na ho gabi, kahit na ho walang ilaw, it can recognize the vehicle by reading the RFID. So yung mga violators ay makikilala ho natin? Pamagitan ng plaka? Exacto po. Makikilala po natin yan. So yan, isa ho yan sa pitong inherited problems natin kasama na itong Bret Analyzer na to. Okay. Ang mga plaka ho natin, ba't hindi pa mabilis ang mga release? Nakita ho natin, the problem now is in the distribution, canoli, no? In fact, ako mismo ang bumaba sa ating mga dealers at doon na natuklasan natin, naka-imbak yung ibang plaka po dyan, no? Uy! Ganun ba? Opo, yung isang dealer, 3,000 plates po. Yung isa na ako mismo ang nakakita, 600 na plaka. So we are now penalizing these dealers, no, para mag-double tide po dito. Tama, dahil kasi may sasakyan ako, tinatanong ko yung dealer, kayong tinuturo, hindi pa rin kayo nagre-release. Yung isang dealer ho nga, talagang pinuntahan ko kasi nakakaya. No? Na-notify na ho namin yung motorista. Only to find out, hindi man lang nila dinanotify ng motorista isang taon na yung plaka nasa kanila. Grabe naman. Yung mga ganun doon, we penalize up to 1 million pesos po yan. And then yung iba naman, up for suspension and revocation of accreditation. Ay, nako. Hindi siguro hindi natin pwede naman, pang... Yung mga motorista naman, nakuha na nila yung plaka nila, ayaw pa nila ikabit. Ay, iba naman yun. Para hindi sila makolor coding. Iba yun. Dapat parusahan yung motorista na yun. Kasi may pahayag ko kayo na huhulihin yung mga walang plaka, lalong-lalo na madumadaan sa expressway natin? Yung mga tawag ho dito, yung mga nasa kanila na po ang plaka at hindi po nila kinakabit ang plaka, yung po ang hinuhuli ho natin. Pero pag sinabi ko sa atin wala pa sa kanila yung plaka nila,
hindi ko natin dinuhuli yan. Check natin sa dealer, tatanong natin kung saan nila nabili, kinukuha natin yung detalye ng sasakyan, at check kung sinoshokos po natin yung dealer kung bakit hindi pa nila binibigay yung plaka. Pag sinabi naman ng dealer sa atin, sir, nabigay na namin sa motorista. May katibayan po sila. Iyon, iba na, yun. Nabigay na po yung plaka, yung motorista naman ang pinapasyokos natin. Iba yun. Kung naibigay na sa kanila, ay motorista na hahabulin natin, di ba? Opo. Kaya pag sinabi ko sa amin na wala pa yung plaka sa kanila, hindi ko natin inuhuli po yan. Yung dealer po ang inuhuli natin. Basta may kopya ko sila ng, ano, ng, ang tawag dito, yung, sa LTO, naka-rehistro na. Opo, may ORCR po yan. May ORCR na silang hawak. Opa. Wala pa lang yung plaka. Opa, pinipicturan ho namin yan. Yung ORCR. Tiyatrack down ho namin yung mga plaka. Oo, tama. Tama yung ginagawa nyo para yung mga dealers, sabi nga nyo, nakatambak dyan yung mga plaka na hindi kinukuha ng mga dealers. Opo, we have penalized na kanunin. Siguro mga close to 200 dealers, no? Various penalties po yan. Umakit sa buong bansa na ho yun? All over the country? All over the country po yan. Tuloy-tuloy po yan. Everyday, meron ho nape-penalize na dealer ho dyan na nahuhuli ho namin na hindi ho binibigay ang plaka. Ang usapan kasi ho namin kanoon is 15 days. 15 from days? From the time magkabentahan kayo, magpagbayad ng motorista, 15 araw dapat nasa kanila may plaka nila. Tama. Yung aming mga opisina naman, ino-audit rin ho namin yan, binabantayan ho namin yan, kasi online filing na yun, namomonitor namin yung online filing. They have 5 days within which to bring out the plates. Oh, tama. Para sa ganun, wala akong makikita ang mga sasakyan na walang plaka. Ang problema lang ko natin on the supply side, kadoli, are just the, yung mga motosiklo na backlog pa ko namin. Ito yung mga, again, naman ang mga motosiklo na hindi nabigyan ng plaka. No? May catch-up mode po tayo dito. Ang palugit na binigay ng presidente sa atin is June 2025. Na mabigay na lahat ng plaka to. Kasi we're down to 9 million kanoni from a high of 12 wow, million. Wow, dami. Million pa kung nilahabol na ko namin. Sa dami yun ng mga motor, parang langgam sa daan. Karamihan, walang plaka. Alam nyo kanoni, ang number of motorcycles na nadadagdag sa daan everyday, humigit kumulang mga 6 to 7,000. Ha? Opo. Grabe. Opo, Ang ating sales ng mga motor vehicles is roughly around 10,000 annually. 70% of that are motorcycles. Kasi ang daling bumili ng motorsiklo ngayon, walang down payment. Exacto po. Opo. So, talagang yung current demand naman na nasusupply ho natin ng plaka yan. Yung backlog talaga is a challenge to us kasi yung planta ho natin is in maximum capacity na po 1 million plates a month. Maximum na ho yun eh. Wala na ba yung, ang alam ko may planong MMDA tsaka kayo na ito mga motorsiklo bago ma-issue sila ng lisensya at plaka ay dapat may training kung paano pagmumotor at paano ang kortesiya sa daan. Tama po yun. In fact, gumagawa ho tayo ng mga practical driving examination course. Ito yung actual course na po yun. Na kailangan pagdaanan ng motorcycle rider bago siya bigyan ng lisensya. Opo. Ngayon, marami yung tinatawag nga nilang kamote riders. Kaya may mga aksidente na involved ay ang motorsiklo. Opo. We are spreading this nationwide po. MMDA is our pilot run kasi nandyan po yung kanilang motorcycle track. Pero nagtayo na tayo sa Cebu at as another pilot run from actual practical driving examination for motorcycle. Opo. Sige. Ano ba ang reaksyon niya dito sa sinasabi po ni Senator Rapi Tulfo na itigil na yung practice sa pagbibigay ng quota or commission sa ating mga traffic enforcer sa bawat ticket na ini-issue nila sa mga motorista? Agree po ako doon. No? Tama ko si Senator Tulfo. Sa LTO, wala kaming quota. Hindi ko kami nakukota, hindi ko namin binibilang ang nakokolekta namin sa by way of penalty sa aming revenue targets. No? Ang gusto nga namin, ang practice na sabi ko, sana nga wala nang mahuli, sana wala nang penalty. Oo. Sumunod na lang sila sa batas, yun ang mas gusto ko natin. Oo, kasi nagiging ano daw po, daan ito para sa corruption at extortion. Opo.
re-review rin ho natin yung ating apprehension protocol, no? Yung paggamit ng mga body cams, yung ano kailangan gawin. Tagad tinutulak namin yung aming electronic, yung electronic na TOP, no? Hindi na papel na, pwedeng bura-burahin pa nila, no? We are auditing all our equipment para sa ganun, all our enforcers, and hopefully pati yung mga deputized enforcers, electronic TOP na po ang gagamitin, hindi na po papel. Kasi dyan po eh. Dyan ko mismo nagkakaroon lagayan, pagpapel eh. Oo nga. Merong nakaisa nasabi yung RFID, isa na yun sa mga paraan. Opo. Ito nga, pero kailangan namin paandarin yung back-end system, no? Yung MBRES na tinatawag. Mm-mm. Yun ho ang aming problema ngayon kasi yung supplier medyo delayed na ho talaga sa kontrata niya. Oh, ano ba yan? So, sabi ko nga kanwali, this is an inherited problem na tatapusin ho namin to. Oo, pero kung hindi niya ma-produce, ba't hindi ho palitan? Alam niyo, kanwali, ang laki ng perang ginugol ng gobyerno rito, no? So, hindi lang basta-basta papalitan. May down payment na ba siya? Ay, naku, kanwali. Grabe naman. Yung nakinabutan ho namin to, halos bayad na. Ay, sus, Mari Joseph, at wala pa. Ay, bigay nga nyo sa amin. Bigay nyo sa amin kung sino yan. Matawagan natin sa on the air, araw-araw. Arawin namin. Sige, kanwali, pero kakausapin ko muna para mabigyan ng napakataon. Pera ho namin yan. Pera ng bayan yan, Asay. Opo. Sayang. Opo. Okay. Kaya gusto namin tapusin kasi nahinayang rin naman ho ako sa ginugol na pera po dito. Opo. Merong isang controversial na dumaan ho dyan sa EDSA Busway. Kilala siguro na nasa inyo na itong problema na ito, yung si Christopher Lim de Vera na inihatid pa ho ng mga traffic enforcer. Ano na hong nangyaring parusa dito ng LTO? Na-revoke na po natin yung kanyang lisensya, Kanoli. Not just because inamin niya na siya intoxicated, pero inamin din niya na hindi niya kabisado ang ating batas trafiko. Ha? Bakit daw? Eh, kasi taga-America talaga siya, doon siya nakatira, hindi naman talaga dito eh. Yun ang isang rason niya, hindi siya pamilyar doon sa busway. Kahit pa. Eh, yung kanyang plaka nung tingnan, yung kanyang mga impormasyon nung tingnan, yung kanyang address na nilagay, di ba wala hong bahay, kundi bakanting lote? Opo, isa pa yun. Pero, yun ang multiple reasons na inamin naman po niya, to be fair with him, but yun nga, ang kaparusahan is revocation. Yeah. Revoke na. Ibig sabihin, hindi na siya pwedeng... Revoke na po. Ibig sabihin, wala na siyang lisensya, hindi na pwede. Hindi na po pwede. Good. Okay. Okay. So, yun po ang ating maraming salamat po sa pagkakataon na... Donnie, thank you rin po sa pagkakataon ito. Okay. Si Asek Vigor Mendoza na Chief ng Land Transportation Office o LTO.